Gusto mo ba na lagi siyang kakabahan dahil sa sobrang pagmamahal sa inyo? Gamit lamang ang isang kandila at kanyang larawan kahit na yung larawan niya na nasa loob lamang ng inyong cellphone. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay in simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang ma-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna kay Miss Arlene Similia. Hello po and salamat po sa laging pagsusubaybay sa inyo or sa akin po. Salamat po, maraming salamat po. And ayun po, dito po is pwede itong gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. And syempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And ayun po, dito is kailangan lamang natin ng ating gagamitin sa naibanggit ko na is kailangan natin ng kandila at kanyang larawan lamang. And ito lamang ang ating dapat na ihanda and syempre naman ang ating panindi. And kapag ready na yung ating naibanggit na gagamitin, kailangan mo lamang dito i-ready ang inyong sarili. I-ready mo ang iyong sarili na kailangan. Alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin, na para bang hinihila ka na gawin mo ito, and kailangan na buo ang loob mo sa paggawa ng isang ritual, and kailangan na hindi ka nagdududa. Dahil sa paggawa ng isang ritual, dapat po ay buo po talaga ang inyong loob and paniniwala. Dahil yun po ang pinaka isa sa mga sandata natin kapag gumagawa tayo ng isang ritual, dapat po ay paniniwala. So, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong umpisahan. Ganito po ang gagawin po ninyo. Sindihan mo muna ang kandila. Sindihan mo at ilagay mo lamang dito sa iyong harapan. Titigan mo ang kandila. Tipo yung tipong magbibigay or bigyan mo ng energy ang kandila. Titigan mo na may buong pagmamahal. And bago ko makalimutan, kung may magtatanong, kailangan ba na pink ng kandila ang ating gagamitin? Hindi po kailangan na pink. So, kung meron kayong pink or pula, mas maganda po. Pero kung wala naman, pwede naman itong puti na kandila. And pwedeng bago, pwedeng gamit na, basta ito po ay kandila. And ayun po, ilagay lamang sa inyong harapan ang kandila na nakasindi na at bigyan mo ito ng energy. So, ayun po, kapag nabigyan mo na ito ng energy ang kandila, titigan mo lamang ang larawan niya kahit na nasa loob ito ng inyong cellphone. Titigan mo ang kanyang larawan at isipin mo siya ng may buong pagmamahal. Hindi pong ipaparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Yung nagagaling talaga sa inyong puso na sobrang mahal na mahal mo siya. And pagkatapos nun, sabitin mo lamang ang kanyang pangalan. Pangalan niya, apelyedo, lagi kang kakabahan dahil sa sobrang mong pagmamahal sa akin. Tatlong ulit lamang po ang pagkasambit nito. Pangalan, apelyedo, lagi kang kakabahan dahil sa sobrang mong pagmamahal sa akin. Yun po ang inyong sasabihin habang nakatitig dito sa kanyang larawan. And ayun po, pagkatapos nun, and mas maganda na halikan mo ang kanyang larawan pagkatapos mong sabihin ang lahat. And dapat po kiniklaim mo talaga sa inyong sarili and positive ka. Dapat kapag tayo ay gumagawa ng isang ritual, positive tayo. And wag na wag mong hahaluan ng negatibo ang inyong pag-iisip. So, ayun po, isasanay po ninyo ang inyong sarili na lagi kayong positive. So, ayun po, kapag tayo po talaga, kasi kapag positive tayong tao, kadalasan yung mga gustuhin natin ay laging nangyayari. Yun po ang mangyayari kapag tayo ay positive na tao. So, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa kahit anong araw at oras. Pwede po. Dahil napaka-effective nito. Gawin po ninyo, talagang hindi makatulog ang inyong target and kakabahan siya palagi dahil ikaw lamang ang lagi niyang iniisip. So, ayan po. Yun lamang po. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.